So welcome back mga kabuting ting sa ating YouTube channel. Sa araw na to, pag-uusapan natin kung paano ba magparami ng mga African lovebirds o kung paano mag-breed ng African lovebirds. Kaya kung gusto mong malaman, tapusin mo ang video na to hanggang sa dulo. At kung may mag-play na ad, huwag mong pindutin yung skip button bilang suporta sa ating YouTube channel. Kaya tara na at simulan na natin to. So ano ba mga kailangan natin para makapag-breed tayo ng African lovebird? Siyempre una, kailangan natin ng isang matured pair ng African lovebird. So kailan ba natin malalaman pag matured na yung ibon para i-breed? So ang pinaka-standard natin pagdating sa maturity age ng ating mga African lovebirds ay 10 months to 1 year old. So dito pa lang sa age na to, magiging ready na 100% yung ating mga alagang ibon para sila ay makapagparami o makapag-breed na. So bago tayo kumuha o bumili ng isang pares ng ibon, siguraduhin muna natin na matured na yung ibon para noon ay makapag-breed na tayo agad ng mga ibon. So yun yung unang tips natin mga kabuting-ting. So pangalawang kailangan natin mga kabuting-ting, syempre breeding cage. So kailangan natin ng breeding cage para sa ating mga ibon na gagawin nating breeder. So dito sa ating mini aviary, meron tayong mga breeding cage dito. So, ayan yung mga cage na ginagamit natin dito. At para sa akin, mga kabuting-ting, ang pinaka-recommended na breeding cage ay itong AC type breeding cage na 17 by 30. So, aircon type siya na 17 by 30 yung sukat niya. So, para sa akin, ito yung pinaka-akma para sa ating mga breeder na ibon. Dahil meron siyang sariling pasukan ng nest box. So, ito yung pinto niya. Dito natin ipapasok yung kanilang nest box o yung kanilang mga pugad. So itong nest box nito o itong nest box na to ay yung kanilang pinaka gagawing pugad dito sa ating cage. Dito meron tayo dito sa ating AC type, meron tayong sariling pinto na papasukan ng nest box. So hindi na natin kailangan na ipasok pa sa isang pinto and then isabit sa loob. So dito i-shoot na lang natin dito at tapos na nun, okay na nun. So para sa akin ito yung pinaka the best para sa akin sa pagbe-breed ng African lovebirds. At yung sukat niya ay 17 by 30. So sa sukat na to mga kabuting-ting ay magkakaroon ng tamang space yung ating mga ibon para nun ay makalipad-lipad sila sa loob ng cage. Dahil kapag nakakalipad yung ating mga ibon sa loob ng cage ay mas nagiging healthy sila, mas nagiging reproductive sila pagdating sa breeding. So, mas okay talaga yung mas malaki yung cage para sa ating mga ibon. So, para healthy sila at mas productive sila pagdating sa breeding. So, yun nga yung isa sa mga kailangan natin, breeding cage para sa ating African lovebirds. So, pangatlong kailangan natin mga kabuting-ting ay yung kanilang nest box. So, pagdating sa nest box ay meron ding iba-ibang sukat. So, eto meron tayong nest box dito na standard size. Eto yung pinaka-standard size natin. 8 by 8 by 10 inches yung ating nest box na to. So, ito na yung pinakamaliit na nest box na pwede nating ibigay sa ating African lovebirds na pair. So, hindi tayo pwedeng magbigay ng mas maliit pa rito mga kabuting-ting dahil mahihirapan yung ating mga African lovebirds na buhayin yung kanilang mga anak sa mas maliit o sa mas masikip na nest box. So, pwede tayo magbigay na mas malaki dito sa ating 8 by 8 by 10. Pero hindi na tayo pwedeng magbigay ng mas maliit pa dito. Pwede siya mas malaki, mas okay yung mas malaki, mas okay yun. Pero hindi pwedeng mas maliit sa ating standard size na 8x8x10. So yun yung kailangan natin na nest box para sa ating African lovebirds pair. Pang-apat na kailangan natin mga kabuting-ting ay nesting materials. So importante sa ating mga African lovebirds na meron silang nesting materials na magagamit para doon sa loob ng kanilang nest box. So hindi lang nest box ang kailangan nila. Kailangan din ay meron silang nesting materials na magagamit doon sa kanilang loob ng o doon sa loob ng kanilang nest box. So pwede mo silang bigyan ng pusot o sanga ng malunggay. So dito sa amin sa aming mini aviary, meron kaming mga pusot dito. So ito ginagawa namin to sa pamamagitan ng katam. So nagkakatam kami ng kahoy at ito nga yung ginagawa naming kusot. At bukod dito mga kabuting-ting ay nagbibigay din kami ng sanga ng malunggay para noon ay makagawa sila ng sarili nilang nesting materials na gagamitin nila dun sa loob nga ng kanilang nest box. So mahalaga na meron silang nesting materials mga kabuting-ting para noon ay maiwasan natin yung mga splayed legs na ibon o maiwasan natin na maging sakang yung mga magiging anak nila. Dahil kapag walang nesting materials sa loob ng nest box nila
ay prone sa pagiging splayed legs yung mga magiging inakay nila dahil madulas, laging nakabuka yung mga paa nila hanggang sa tumigas na to at hindi na maibalik at hindi na natin na maiaayos yun. So para maiwasan yun, lagi natin silang bibigyan ng gustong dami ng nesting materials. Pwedeng kusot, kung may mabibilang kayo ng kusot sa malapit sa inyo, pwede yun. O kung gusto niyo namang saka na malunggay, okay din yun mga kabuting-ting. So, lagi lang natin na siguraduhin na meron silang nesting materials. So, yun yung pang-apat na kailangan natin para makapag-breed tayo ng African lovebirds. So, yung pang-limang kailangan natin mga kabuting-ting para makapag-breed tayo ng African lovebirds ay foods and supplements. So, dito pumapasok yung mixed bird seeds at mga vitamins and minerals na kailangan ng ating mga alagang ibon na gagawin nating breeder. So, pwede natin silang bigyan ng mixed bird seeds na mabibili sa mga poultry supplies. So, mga 50 to 60 pesos siguro ang per kilo nun. At pwede natin silang bigyan ng vitamins. So, ako yung pinaka madaling hanapin na vitamins na binibigay ko ay Electrogen lang. So, napakamura lang nun. Nasa 16 pesos lang yun pataas. So, ganun lang yung SRP nun. At cattle bone bilang kanilang calcium supplement. So, mahalaga na meron silang sapat na nutrisyon kapag gusto natin silang mag-breed. Dahil kailangan nila yon para magkaroon sila ng mga quality eggs. At kapag meron silang quality eggs, ay mas mataas yung magiging fertility rate ng bawat itlog nila. So, kung gusto mo madagdagan pa yung o mapataas pa yung fertility rate ng kanilang mga itlog, ay pwede natin sila bigyan ng successor pellet. So, ito ganito yung itsura ng successor pellet, mga kabuting-ting, at mabibili din to sa mga poultry supply na malapit sa inyo. So, nasa 30 to 40 pesos lang to. Murang-mura lang siya at matagal na rin gagamitin dahil mga 10 to 5 pieces lang yung binibigay ko sa kanila everyday. So, hindi ganun karami dahil nga hindi pwedeng tumaba yung ating mga African lovebirds, lalo na yung mga hen, kapag gusto natin sila mag-breed. So, isa pa nga palang tip yun, mahalagang tip to. Huwag nyo hayaan maging mataba yung ating hen African lovebirds kung gagawin natin silang breeder o kung paitlogin natin sila. Dahil mahihirapan silang mangitlog kapag sila ay overweight o mataba masyado. Baka hindi nila mailabas yung itlog nila sa kanilang tiyan at pwede nila itong ikamatay. So iwasan natin na mag-overfeed sa ating mga African lovebirds. So yun yung limang kailangan natin para makapag-breed tayo ng successful sa ating mga African lovebirds. So, sana may natutunan na naman kayo sa ating video today, mga kabuting-ting. Kung gusto mo pa ng dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng mga African lovebirds, i-click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload natin. At i-like mo na rin yung ating Facebook page, Dali Buting-Tings Mini Eagery, para lagi kang updated kahit nasa Facebook ka sa ating mga bagong videos. So, salamat sa panonood, mga kabuting-ting, at shoutout na tayo. Shoutout kay Ebniel Labrador, kay Prince Elijah Balmadrid, kay JC Kian Santos, kay Romel Lagado, kay Gino Ray Topacio, kay Cheska Faith, kay Bryce Mendoza, kay Gian Carlo Polme, kay Lester Cabellin, kay Herman Suma, kay Cedric Tolentino, kay Longhair TV, kay Sir Bench Season. So mayroon din siyang channel, nudibay sa kanya about African lovebirds, kay Sir Bench. At kay Jeffrey Valdez, kay Kyle De La Cruz, kay Ezekiel Gardon, kay John Lavina, kay Joaquin Cantos, kay Luis Castillo, at kay Prince Leonard Panganiban. So maraming salamat mga kabuting-ting sa suporta nyo sa ating YouTube channel. At sana kayo may natutunan na naman kayo sa ating video for today. At kung gusto mo pa ng dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng African lovebirds, click mo na yung subscribe button at yung bell button para lagi nga updated sa mga bagong video na i-upload pa namin. At i-like mo na rin yung ating Facebook page, Daddy Buting-Ting Mini Aviary, para kahit nasa Facebook ka, ay lagi kang updated sa mga bagong videos natin. So maraming salamat mga kabuting-ting sa panonood nyo. Like, share, subscribe, at bye-bye! Bye-bye! So ano ba mga kailangan natin para makapag-breed tayo ng African lovebirds? Siyempre, una, kailangan natin ng isang mature pair ng African lovebirds na gagawin nating breeder o gagawin nating ibon para makapagparami tayo. Bilang!